Baby, tawag sa akin ni Zuriel na agad akong lumingon. Kita ko ang pagkadesgusto na naabutan akong gising pa. Tumawag siya kanina na malilate siya ng uwi, dahil nagkaroon ng konting problema sa isang branch nilang hotel, at kakarating lang nito galing trabaho. Mag-aalas 10 na rin ng gabi, hindi ako makatulog, dahil sa bumabagabag sa akin at hindi rin ako makatulog nang wala siya, at siya ang pinaglilihian ko yung amoy niya, kung pwede lang lagi siya nandito pero hindi naman madali yun sa kanya, dahil wala pa rin si Kuya William. And speaking of kuya niya, okay na ito, anytime soon uuwi na sila, at walang nakakaalam muna na buhay siya, dahil hindi pa nahahanap hanggang ngayon ang gumawa sa kanya noon. At si Papa ng araw na iyon ay nakalabas na ito ng kulungan, inasikaso agad ni Zuriel sa tulong ni Lamaro. Hindi na nakapagtataka yon dahil sa mga impluensya na meron sila. Pansamantala muna ito kila Tita Zelda hanggang sa araw na ipakilala ako ni Zuriel sa pamilya niya. At pagkatapos kukunin namin siya, gusto ko makasama si Papa para makabawi ako sa kanya. Gusto ko man sabihin na nagkita na kami ni Era, pero hindi pa sa ngayon, komplikado pa ang lahat. Alam kong miss na niya si Era. Agad akong lumapit kay Zuriel, at yumakap dito, isiniksik ang mukha ko sa leeg niya at alam niya naglalambing ako sa kanya, dahil hindi pagsunod sa sinabi niya kanina. Sa hindi ako makatulog. Hindi mo ako madadaan sa paglalambing mo, Janine, saad nito alam kong galit dahil pangalan ko na ang ginamit. I'm sorry, hindi kasi ako makatulog nang wala ka, baby, humiwalay ako sa pagkakayakap, sorry na, please huwag ka nang magalit. Paglalambing ko sa kanya pero walang epekto sa kanya, at naiintindihan ko naman siya, oh, minsan pero sweet. Kalaunan nawala na ang galit nito, kasabay ng pagyakap nito sa akin. Ito na ang huling malilate akong umuwi, baby, gusto ko maging healthy kayo ni baby. Naiintindihan ko, baby, sorry na talaga. Humiwalay ito sa pagkakayakap. Mauna ka na mahiga, maliligo lang ako. Okay, baby, nakangiti kong saad at bago tuluyang tumalikod sa akin, pinatakan muna ako ng magaan na halik sa labi. Sa bawat araw na dumadaan, sa bawat araw na magkasama kami, pakiramdam ko lumiliit ang mundo namin, hindi sa estado ng buhay na namin kundi sa araw na dumating na mahanap na nito ang babaeng mahal niya. Kahit sabihin niyang mahal niya ako, hindi pa rin mawala sa akin ang mga posibilidad na mangyari. Kung dumating man yun, magpaparaya ako, at dahil yun ang dapat gawin at dahil yun naman ang nauna. Kinaumagahan gaya ng dati, maaga rin ako gumigising, nauna ako sa kanya, dahil ako naghahanda ng kanyang susuotin para sa trabaho, and after that tutulungan ko si Manang sa paghahanda ng breakfast. Magagaan lang trabaho ang ginagawa ko, mahirap na baka malagay na naman kami sa alanganin ni baby. Handa na lahat, Janine, at ikaw na ang bahala rito at may aayusin lang ako sa labas, saad ni Manang pagkatapos nitong mailagay ang orange juice. Sige po, Manang, salamat po. Nang makaalis si Manang, narinig ko na rin ang yabag ni Zuriel pababa. Good morning, baby, bati ko sa kanya nang makalapit ako. Good morning to baby. Lagi kami sabay kumain kapag almusal na dalawa, dahil si Flint tanghali na gumising, na hinahayaan lang namin para makabawi ang katawan nito. Pwede ba akong sumama sa iyo, baby, sa opisina mo? Tanong ko. Okay, pero ipapasundo na lang kita mamaya before 11 AM, meron pa kasi akong board meeting ngayon, baka mainip ka lang doon sa opisina. Thank you, baby. Basta para sa'yo, walang hiling muna, hindi ko hihindihan, baby, at alam ko bored ka na rito, kahit hindi mo sabihin, wika nito. Si Flint isasama ko, baby. I forgot to tell you, baby, tumawag sa akin kahapon si Thea, hiramin nila ulit si Flint, at kung pwede daw doon muna si Flint until weekend, okay lang ba sa'yo, if not I will call Thea. Okay lang sa akin, alam ko gusto rin ni Flint doon may kalaro, hindi lang lagi si Claire at Clarence, at gustong merong iba makausap yung kambal, hindi lang tayo, pagsang-ayon ko. Okay, by the way, baby, bago pala sila ma'am makauwi, lilipat na tayo ng bahay, meron na nakabili ng mansyon na ito, baby, at alam ko kasi naboboring ka rito, wala ka man lang ibang makausap. Sa village nila Thea lilipat tayo, magkakatabi lang bahay natin at mas okay doon, lalo na ang seguridad at kampante ako kapag nasa trabaho ako, hindi gaya dito. I know we have securities, but hindi pa rin ako mapakali kapag wala ako dito. Pero sayang naman ito, baby, nang hihinayang ako, pero kung para sa seguridad namin, lalo na ngayon tungkol kay Ava. Simula nangyari ang insidente, hindi na ito nagpaparamdam, alam ko may plano, I know her, hindi yun magpapatalo pagdating sa akin. Hindi ako manghihinayang basta para sa kaligtasan niyo, baby. Thank you, baby, sobra-sobra na ang naitulong mo sa amin, at kulang ang salitang thank you, hindi ko maiwasang maging emosyonal.
kung ano man na ibibigay ko sa'yo, baby, deserve mo yun at deserve ng mga anak natin. Sa lahat ng paghihirap na dinanas mo, deserve mo ang kaligayahan na para sa'yo. At ibibigay ko lahat sa'yo at sa dalawang anghel natin. At hindi nyo na mararanasan ang hirap na dinanas nyo noon. Nandito na ako, pupunuan ko lahat-lahat ang mga taon na hindi ko kayo nakasama. Kayo ang lahat para sa akin, at ang kayamanan ko na meron ako. Anything para sa'yo, kay Flint at sa magiging anak pa natin, lahat gagawin at ibibigay ko sa inyo. Sad niya na tuluyan akong napaluha. Don't cry, baby, at makakasama sa baby natin, kasabay ng pagyakap nito sa akin. Sa mga sinabi niya, sobrang saya ko pero iniisip ko si Summer kung ano na plano niya, at sa babaeng hinahanap niya. Gusto kong magtanong sa kanya, pero ayoko naman pangunahan, gusto ko siya mismo ang magsabi sa akin. For Avo, walang problema kasi deal lang naman yun, at naniniwala ako pero kay Summer totoong anak niya ang bata, and she need also a complete family but also my children. Matapos mag-almusal, nagpaalam na rin si Zuriel agad, dahil may early meeting ito at bago umalis gaya ng dati, madaming bilin sa akin. Nang makaalis si Zuriel, ilang sandali dumating na rin ang driver nila Thea, para sunduin si Flint. Mama, alis na po ako, paalam ni Flint. Anak, be careful, huwag magpapakapagod sa paglalaro, okay? Yung medicine mo don't forget before you sleep, at hindi mo kasama si Ate Claire mo, bukas pa susunod sa'yo. Yes, Mama, love you, Mama. Love you too, baby. Pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Manong, ingat po sa pag-drive. Opo, Ma'am, sige po, alis na kami. Panipi. Okay, bye. Bye, baby. Bye, Mama. Hanggang tuluyan na nakaalis ang mga ito, saka naman ako pumasok. Nakasalubong ko ang kambal, paalis na rin ang mga ito, magbabonding sila at mamimili ng mga kailangan nila. Bukas na sila susunod kay Flint. Kapatid na ang turing ko sa kanila, malaki ang utang na loob ko sa kambal. Alis na kami, Ate Janine, paalam ng dalawa. Ingat kayong dalawa, magsaya kayo, bili nyo kung ano ang gusto nyo, especially cellphone, bumili kayo ng bago, alam kong gusto nyo na mapalitan. Opo, Ate, salamat po, wika ni Claire. Sige na, umalis na kayo, yung grocery para kay Papa huwag niyong kalimutan, paalala ko. Opo, sagot nila at kasabay ng pagpasok nila sa sasakyan, ihahatid sila ng driver, hindi pa kasi nila kabisado ang daan, at medyo malayo din ang sakayan mula dito. Binigyan sila ng pera ni Zuriel, at binigyan ko din sila mula sa naipon ko. Deserve nila yon. Nang umalis sila, tinungo ko na rin ang kwarto namin, at maghahanda na ilang oras na lang at darating na ang sundo ko. Janine, nandito na ang sundo mo, saad ni Manang, sakto paglabas ko ng kwarto. Opo, pababa na, Manang, dali-dali akong bumaba, gusto ko nang makita si Zuriel, kahit kakakita pa lang namin kaninang umaga. Ganito talaga kapag buntis, lalo na si Zuriel ang pinaglilihihan ko. Bata ka, parang hindi ka buntis, huwag ka magmadali, Janine, at baka mapaano kayo ng baby mo, nag-aalalang saad ni Manang nang makababa ako. Sorry po, Manang, sige po, aalis na ako, huwag niyong kalimutan kumain po, at baka gabi na kami makauwi ni Zuriel, wika ko. Okay, sige na, baka matraffic pa kayo sa daan, at ingat ka, Janine, huwag magmadali lagi, maselan pa naman ang pagbubuntis mo, paalala ulit ni Manang. Opo, Manang, bye. Tumangulang ito bilang tugon. Si Manang, tinuturing ako bilang anak niya. Sana buhay pa si Mama ngayon. Sana buo pa kami. Tara na po, Manong, wika ko sa driver nang makapasok na ako sa loob ng kotse. Okay po, Ma'am. Habang nasa biyahe, hindi ko pa rin lubos maisip na wala na si Mama. Hindi na niya nakita ang mga apo nito. Napabalik ako sa realidad nang marinig ko ang mga sigawan ng mga tao mula sa park. Hindi ko namalayan, huminto ang sasakyan dahil sa traffic. Natuo nang pansin ko, sa mga taong may pinagbabato, hindi ko makita kung ano o sino. Hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng kaba, at meron nag-uudyok sa akin na lumabas at puntahan. Manong, itabi mo muna po ang sasakyan, may titingnan lang ako. Ma'am, hindi po pwede kabilin-bilin ni sir, diretso agad tayo sa opisina niya, baka matanggal ako sa trabaho po, pagtanggi nito at naiintindihan ko naman, pero ewan, gustong gusto kong puntahan. Ako ang bahala, Manong, sige na po, kailangan ko lang kasi, gusto kong makita kung ano ang nangyayari doon, saad ko sabay turo sa mga taong tuwang-tuwa sa ginagawa nila pambabato na kung ano-ano. Pero ma'am, baka mapaano kayo, buntis pa naman ho kayo at patay naman ako nito kay sir. Please, Manong, ako na ang bahala kay Zuriel, mabilis lang ako, pakiusap ko pa. Ayaw kong umalis, nang hindi ko natitingnan kung anong nangyayari. Sige po, pero sasamahan kita, ma'am, napipilitang saad nito. Nang makapag-park, agad akong lumabas ng sasakyan. Agad naman sumunod si Manong.
Excuse me, padaan ako, saad ko habang nakikisiksikan sa mga tao. Nang makarating ako sa unahan, isang babae nakaupo ito sa damuhan at nakayuko ito. Sabog at gulo ang mga buhok nito. Stop, sigaw ko sa mga taong nambabato sa babae. Sino ka ba, miss? Bakit nakikialam ka? Umalis ka na nga, istorbo ka sa ginagawa namin, alis na, baka gusto mong isama dyan sa babaeng baliw na yan, saad ng isang binata, nilapitan ko siya. Sino ako? Gusto mo malaman talaga, baka magsisi ka. At gusto mo bang tumira sa malaking bahay o sa tahimik na lugar habang buhay at mamili ka? Galit kong saad dito. Isa kang pulis, ano, aalis ba kayo o gusto nyo dalhin sa presinto at makulong kayo? Pananakot ko sa kanila. Walang salitang nagsitalikuran ang mga ito. Agad kong pinuntahan ang babae. Tumuhod ako sa harapan niya para magbantay kaming dalawa. Miss, tawag ko dito. Unti-unting umangat ang ulo at inalis nito ang buhok na nakatakip sa mukha. Hindi pa nito natatapos alisin lahat ng buhok na nakatakip sa mukha, agad akong napatakip sa bibig ko, at hindi ko inaasahan na makikita siya dito at sa ganitong itsura niya. Yana, tanging nasambit ko, kasabay ng pagyakap ko dito ng mahigpit. Anong nangyari sa iyo, Yana? Bulong ko sa kanya, at hindi ko mapigilang mapahagulhol dahil sa nakita kong itsurang sinapit ni Yana. Dok, ano pong resulta ng mga test niyo sa kaibigan ko? Tanong ko sa doktor na tumitingin kay Yana. 3 araw na simula nang makita ko ito. Kasama ko ngayon sina Zuriel. Sa ospital ni na Ian dinala si Yana. Mahigpit akong nakahawak sa kamay ni Zuriel, natatakot ako sa mga resulta sa ginawa nila kay Yana. Base sa mga result test namin sa kanya, meron mga gamot na ini-inject sa kanya para mawala sa katinoan ang kaibigan mo. At yung mga pasa niya sa buong katawan niya, sanhi iyon ng pagpalo ng isang matigas na bagay, sariwa pa ito, meron fracture sa kaliwang binti niya, at sa ulo wala naman kaming nakitang injury, tanging mga kalmot sa pagsasabunot sa kanya, at ang huli nakunan siya, at 2 buwan nang dinadala niya sa sinapupunan dahil sa gamot na ini-inject sa kanya, kaya nalaglag ang bata, at yung nakita natin nagkalat na dugo sa kanyang damit, at halo-halo na rin sa sugat na mga natamo niya. Paliwanag ng doktor. Oh my God, naibulalas ko kasabay ng pagtulo ng mga luha ko, hindi akalain ganon ang sinapit ni Yana. Kung sino man ang may gawa sa kanya, hindi ko mapapatawad. At yung batang nasa sinapupunan niya, alam kong si Kuya Damian ang ama. Suriel, mauna na kayo ni Janine sa room ni Yana, susunod kami agad, at baka makasama sa kanya, kami na ang bahala dito, rinig kong saad ni Les, nasa tono rin ito ang nag-aalala. Baby, calm down, nag-aalalang tawag sa akin ni Zuriel nang maramdaman nito ang panginginig ko. Agad ako nito inalalayang makatayo at tuluyan na kaming makalabas sa opisina ng doktor. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, baby, makakasama sa inyo. Yana will be okay, at mahahanap natin kung sino may gawa sa kanya at pagbabayaran niya yon. Kinontak ko rin ang kaibigan namin na tutulong sa paghahanap sa taong gumawa kay Yana, at siya rin ang naghahanap sa gumawa sa inyo ni Flint. I'm sorry, baby, tanging nasabi ko sa kanya at alam kong ginagawa nila lahat, hanggang ngayon hindi ko lang talaga lubos maisip ang sinapit ni Yana. Ilang sandali narinig ko ang pagbukas ng pinto, at pumasok si Nathea. Wala na ibang sinabi ang doktor, hintayin na lang natin magising si Yana, saad ni Les. At tungkol sa pinapahanap natin kung sino may gawa, mas mapapadali kung magising agad si Yana, siya lang ang susi at makapagsasabi kung sinong may gawa sa kanya, sabi ni Maro. Hindi naman natin basta-basta makakausap si Yana kung sakaling magising na siya, malaking trauma yung nangyari sa kanya, at lalo na nawala ang kanyang baby, dagdag ni Thea. Kaya pero no choice tayo, para mapadali sa paghahanap. She need to cooperate, saad ni Ian. Problema natin paano paggising niya, hindi siya magsalita, I mean bigyan natin 1 week, pero paano kung ganun pa rin siya walang pagbabago, mostly ganun ang nangyayari, minsan inaabot ng taon or worse habang buhay na, saad ni Les, tama naman siya. Possible na mangyari yun, sinabi niya. Janine, we will help us, saad ni Ian. I can help pero hindi naman natin pwedeng pilitin, naiintindihan ko kayo, gusto niyo maresolba agad, at ganun din naman ako as much as possible kasi baka nasa paligid lang ang gumawa kay Yana, pero alam naman natin yung sitwasyon ni Yana, hindi madali at mahirap kasi lalo na kung na-trauma siya. Kapag nagising si Yana, kailangan natin bigyan ng panahon, at magagawa na lang muna sa ngayon maghintay at mag-ingat, pagsang-ayon ni Zuriel. Yung about sa baby niya pala. Sino ang ama? May alam ka ba, Janine? Tanong ni Thea. Kung pagbabasehan kasi 2 months yung baby, I think si Kuya William yung ama ng bata, kita ko ang pagkagulat ng lahat lalo na si Zuriel.
May relasyon sila? Tanong ni Zuriel. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo baby, kasi wala naman akong karapatan at kagustuhan naman nila yun na huwag mo nang ipaalam. Yun yung time na hindi pa nakakaalaala si Kuya William at hindi ko alam kung maalaala pa ni Kuya William kami ni Yana. It's okay baby, naiintindihan ko, at kung sakaling maalaala ni Kuya kayo, especially si Yana, at kung baby nila yung nawala, alam ko hindi yung titigil sa paghahanap kung sino may gawa kay Yana, mas nakakatakot si Kuya lalo na buhay ang nawala at anak niya pa. Kung sino man ang may gawa, dapat nakahanda na ang lupa sa sementeryo ng paglilibingan. Kuya William, so dangerous gaya ng sabi ni Zuriel, kapag mahal sa buhay ang kinanti, at kung anak niya yon, magdasal na, walang kapatawaran ang ginawa niya, walang awa ang mga Mendez kapag mahal sa buhay nila ang sinaktan, sad ni Maro. Kaya ni Kuya William ilagay sa kamay ang batas, at walang makakaawat maliban na lang sa babaeng mahal niya, sabi ni Les. Same with Zuriel, pagsang-ayon naman ni Ian. Tumingin ako kay Zuriel. Huwag niyo naman takutin baby ko, baka iwan ako nito, hindi pa nga kami kinakasal, saad nito sabay yakap sa akin. Yun ang huwag na huwag mong gagawin Zuriel, seryoso kong sabi sa kanya, ayaw kong mangyari na baka hindi mabuo ang pamilya namin. Tumaki na nga na walang ama si Flint, ayaw ko na maranasan ngayon ang magiging anak pa namin. Promise hindi ko gagawin baby, at kaya ko pa mag-control hindi gaya ni Kuya, hindi natin naman siya masisi anak niya yun na wala. Magsasalita pa sana si Les nang marinig namin ang isang ungol, sabay-sabay kami napatingin kay Yana kasabay ng paglapit namin sa kanya. Yana, tawag ko nang makalapit ako sa kanya, nakapikit pa rin ito, kita ko pangungunot ng kanyang noo. Ilang sandali pa unti-unting bumukas ang bibig nito na hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Huwag era maawa ka, nanginginig na saad nito kasabay ng pagpatak ng mga luha. At nasundan ng sigaw. Huwag kasabay ng pagmulat ng mga mata nito. Yana, sabay yakap ko dito, nanginginig ito sa takot. Si Era, sambit nito. Pero ilang sandali hindi ko inaasahan ang ginawa nito sa akin, bigla ako nitong tinulak. Narinig ko ang pagsinghap nila Thea at pagmura ni Zuriel, bago pa man ako bumagsak may sumalo na sa akin. Baby, are you okay? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Zuriel, tumango bilang tugon at muling hinarap si Yana, pero meron na distansya, hindi na rin ako binitawan ni Zuriel mula sa pagkakayakap nito. Yana, pagkuha ng atensyon sa kanya na ngayon nakatitig sa akin, at katahimikan ang namayani sa amin. Ilang sandali nakita ko sa mukha niya ang unti-unting pagpatak ng luha na nanatiling nakatingin sa akin. Sa bawat patak ng luha kita ko ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa sinapit nito sa aking kapatid. Unti-unting bumukas ang bibig nito pero walang salitang lumabas. Tuloy lang pagdaloy ng masaganang luha nito. Dahan-dahan akong lumapit ulit kay Yana na nasa likod ko lang si Zuriel. Akmang hahawakan niya ito, bigla itong umurong at isiniksik ang sarili sa sulok ng kama. Huwag kang lalapit, pakawalan mo na lang ako, era maawa ka sa baby ko, saad nito kita ko ang takot at pagsusumamo na pakawalan siya. Sa huling binanggit nito hindi nakayanan at napayakap ako kay Zuriel. Gusto ko munang magpahinga baby please, bulong ko dito, hindi kayang makita si Yana na ganitong sitwasyon. Okay baby, bumaling si Zuriel sa mga kaibigan niya at nagpaalam, hindi ko na rin tiningnan pa si Yana at meron na nurse at doctor na pumasok para tingnan si Yana, at hindi ko na hinintay ang sasabihin ng doctor, sila Les na ang bahala. Agad kaming lumabas ng kwartong iyon. Habang nasa biyahe na natiling nakayakap sa akin si Zuriel, hanggang di ko namalaya na nakatulog na ako at nagising ako umaga na. Bumungad sa akin ang malaanghel na mukha ni Zuriel na nakangiti ito. Good morning baby, bati nito sa akin sabay halik sa aking noo. Good morning too baby, balik kong bati sa kanya. Nakahanda na ang almusal natin baby, at pinadala ko dito, nasa balcony natin, we will eat first, or you will take shower first. Mag-breakfast muna tayo, gutom na kami ni baby, paglalambing ko dito at pinanggigilan ko ang ilong nito, matangos kasi, walang wala ilong ko sa ilong nito. Namula ito pero wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Napaka-understanding nito pero sa loob-loob nito gusto nang sumabog, pinipigilan niya lang dahil buntis ako, at ayaw na ayaw niya hahawakan ang ilong niya. Inilahad nito ang kamay para tulungan akong makatayo, na agad ko naman inabot. About kay Yana baby, kami na ang bahala at may kinuha na kaming mag-iimbestiga sa taong gumawa kay Yana, at meron na kaming nilagay na security na magbabantay sa kanya sa hospital, saad nito habang nilalagyan ng pagkain ang plato ko. Nakatulog ako kagabi na mukha ni Yana ang nakikita ko, hindi pwede hindi ko isipin si Yana, pero kailangan ko din ingatan ang sarili ko, hindi ako pwedeng ma-stress dahil maselan talaga ang pagbubuntis ko. Kailangan ko rin sabihin kay Zuriel na si Ava at Era ay iisa at kapatid ko.
para hindi na lumalala ang sitwasyon, at baka kung ano pa gawin ni Era. Hindi ko akalain na magagawa niya yon dahil sa sobrang galit sa akin. Mapapatawad ko siya, pero hindi pa ngayon o mapapatawad ko nga ba? Alam ko masakit para kay Papa, pero kailangan na pagbayaran ang ginawa niya. Masakit rin sa akin, pero kailangan mabigyan ng hustisya ang ginawa niya kay Yana, lalo na kung mapatunayan na anak yun ni Kuya William, malaking pamilya ang binangga niya at alam niya yun. Baby, tawag ko kay Zuriel na agad naman nag-angat ng tingin. Yes baby, you want more food? No baby, may gusto sana akong sabihin sa'yo. What is it baby? Hinawakan ito ang kamay ko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang magring ang cellphone nito at napatingin ako sa cellphone niya, tumatawag ang mommy niya. Wait baby, sagutin ko lang ang tawag ni mommy at baka emergency, paalam nito. Okay baby, habang kausap nito ang ina, kita ang kaligayahan nito sa mukha. Okay mom, ingat sa biyahe niyo po, I love you too, sambit nito bago pinatay ang cellphone. Uuwi na sila mami at kasama si kuya, pagbabalita nito sa akin at masaya ako na okay na si kuya, at gusto ko sana magtanong, nang magsalita ulit si Zuriel. Hindi agad ako nakapagsalita, baby, tawag ko sa kanya. Kasi, tanging sambit ko. Don't worry, pag-uusapan na natin, for sure matatanggap ka nila mami, baby at huwag ka na mag-isip-isip ng kung ano-ano. Okay baby, tanging saad ko na lang. Next time na lang baby. Okay baby, by the way aalis muna ako after breakfast natin, kakausapin ko yung organizer ng party, paalam nito. Baby baka pwedeng pumunta ako kay Yana ngayon, and don't worry mag-iingat naman ako. You need to rest baby, nasa tono ng boses nito ang pagtutol. Please baby, tatawagan naman kita kapag nagka-problema, at hindi naman ako lalapit masyado kay Yana, pakiusap ko at sana pumayag. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Okay baby and please be careful and make sure hindi ka lalapit kay Yana muna, pagsang-ayon ito, pero kita ko pa rin ang pagtutol. Yes baby, thank you mag-iingat ako promise, nakangiti kong saad. Nagbabaka sakaling makausap ko ng maayos si Yana, alam ko hindi madaling makarecover si Yana sa nangyari sa kanya. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya na wala na ang anak niya. Gagawin ko ang lahat maipakulong lang si Era, kulang pa gagawin na maipakulong ang kapatid ko, dahil hindi na nito maibabalik ang buhay na nawala dahil lang sa galit at inggit nito. At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.